pwede ka kayang magtayo ng isang two-story na bahay na walang poste at wala ring biga, walang columns, walang beams, at magiging matibay pa rin ito? Ano sa tingin nyo? O di, pag-usapan natin pagkatapos ito. Isa na namang magandang araw para matuto. Welcome po kayo dito sa channel natin. Ako po si Architect Ed at ang mission ko ay magbigay ng kaalaman tungkol sa architecture, sa construction, at project management. Kanina binanggit natin kung posible ba na makagawa tayo ng isang two-story na bahay na walang beam, walang poste. O yung poste, yun yung column sa English, no? Yung biga naman, yun yung beam. Posible kaya yon na magiging matibay pa rin yung two-story na bahay? Bueno, nung nakaraang mga videos ko, na i-feature ko ang isang building material na tinatawag na SIPS. Ang SIPS ay Structural Insulated Panel System. Structural kasi ay load-bearing siya. Insulated dahil gawa siya sa EPS o expanded polystyrene na kung tawagin natin ay styrofoam o styro. At panel siya dahil pag dinala siya dun sa site, buo na siya at itatayo na lang, ikakamada at ipifix. Pwede kaya na magamit din natin itong technology na to sa bahay mo? Alam nyo, good news, pwede. Noon kasi, bihira ang gumagamit nito. Actually, wala pa akong nakikita. Ako mismo, hindi pa ako nakakagamit ng SIPS. No? Pero sa US, ay more than 60 years nang ginagamit yung technology na to. At guaranteed na ito ay matibay. Kaya niyang lumaban sa bagyo, sa hurricane, sa lindol. Magaang siya, hindi siya guguho. No? At dito sa Pilipinas, nung nag-research ako, meron akong nakita na manufacturer ng SIPS. At disclaimer lang, no? Hindi po ito isang sponsored video. Hindi po ako binayaran ng brand na mapapanood ninyo. No? It just so happened na nung naghahanap ako ng SIPS, sila yung brand na merong available. At nung nagpaalam ako sa kanila kung pwede kong gamitin yung kanilang mga visuals, no? Makikita nyo mamaya yung mga visual aid na gagamitin natin galing sa brand na ito, no? Yung brand na gumagawa ng mga pandikit, no? Mighty band, ano pa ba, epoxy. Sabihin ko na, yung Pioneer. So, yung Pioneer, nag-manufacture sila ng structural insulated panel systems o SIPS. At ito na nga yun. Ipapakita ko sa inyo ang isang sample ng bahay, model house na ginawa nila. Two stories ito. At kung makakita nyo mamaya yung finished product, hindi nyo iisipin na ito ay gawa sa SIPS, gawa sa styro. No? Paano nila binuo? Tingnan natin.
itong material na ito na sips ay masasabi nating building inside a truck. No? A building inside a truck. Ibig sabihin, i-deliver sa'yo yung mga parts na buo na, yung ano, nakakating list na. Ibig sabihin, yung nakakating list, sukat na siya, ikakasa na lang doon sa site. Bubuuin na lang siya. Parang Lego building system, no? Yung dating nitong sips. At dito nga sa Pilipinas, ang nakita kong brand ay itong Pioneer, yung gumagawa ng mga adhesives. At yung kanilang version ng sips ay tinatawag nilang Ecosips. Pwede siyang gawing exterior wall, interior wall, pwede rin roofing, pwede rin slab. Pwede siyang gamitin sa mga use na yun. At dahil ang company ay more than 61 years na, na gumagawa ng iba't ibang mga building material, masasabi natin may magandang reputation itong brand na ito. At ano-ano ba yung types ng kanilang sips? Merong iba-ibang klase ng skin, no? Yung sips. Kasi yung sips, no? Meron siyang dalawang board, kabilang side, at yung pinaka core niya, no? Naka-sandwich na EPS o expanded polystyrene, styrofoam nga, no? Tapos yung dalawang side noon ay mayroong board. Iba-ibang klase ng board yung ginamit ng Pioneer. Meron siyang fiber cement. Yung tinatawag natin na hardiplex, no? Meron siyang ganun, no? Dalawang side. Meron din siyang board na flat steel. O kaya panel rib. Ito yung pwedeng gawing roofing. No? Ipapatong mo lang dun sa structure, may kasama na siyang yero. No? Meron din siyang gypsum board. No? Ito mas magaang na klase. Meron din siyang phenolic fiber laminate. No? Medyo madulas yun, no? At mas maganda yung characteristic nito. Mas matibay siya. No? At meron pang iba. No? So, may variety ng boards or skin na ginamit sila sa kanilang version ng sips. Ito nga yung Ecosips. Ano ba yung mga characteristics nitong material na ito? Siyempre, yung sips ay stronger, no? Last longer than conventional wall system na alam natin, hollow blocks tsaka palitada, no? At cooler siya dahil nga meron siyang polystyrene, no? Nag-a-act as insulator. Mas malamig ang interior ng structure kapag gagamitin mo ito. Then, faster to build. 6 weeks, buo na yung building. Compared sa 6 months kung gagamit ka ng traditional o yung conventional na hollow blocks. Safer siya dahil na-test na siya sa earthquake, na-test na siya sa typhoon na mahigit 240 km per hour. Kaya may peace of mind ka. At magaang siya eh. No? Sobrang gaang niya. And environment friendly siya dahil yung energy ay kaya niyang matipid. Bakit? Kung insulated yung bahay mo, ilang minutes lang malamig na siya pagka binuksan mo yung aircon. So, mas maganda yung konsumo mo ng kuryente dahil hindi hirap yung sistema ng air conditioning mo. Saglit lang. Nagagana yung condenser, evaporator, at malamig na kagad yung interior space. Ano-ano yung mga test na pinagdaanan itong Ecosips? No? Yung isa, yung ginawa ng UP. No? Tinest yung kanyang shear resistance tsaka flexural strength at yung compressive resistance and uplift resistance. Anong lumabas? Nakapasa siya. No? Kaya niyang i-resist yung structural damage na cause ng typhoons tsaka ng earthquakes. At ang kanyang ultimate load, 26,000 pounds, 175 PSI, pounds per square inch. Kagaya na rin ito ng lakas ng isang hollow blocks. Isa pa ay yung kakayahan nito na mag-hold ng mga objects, no? Kapag nag-screw ka ba dyan, hindi malalaglag yung screw. Yun yung mga basic na mga tanong. At tinesting ito ng DOST,
At ang lumabas, yung 58 kilos, no, ay kayang-kaya niyang hawakan kapag nakaskrew sa kanya yung bagay na yon na may bigat na 58 kilos. Matatanggal lang yung screw kapag lumagpas na sa 58 kilos. Ang bigat nun, no, mahigit pa sa isang kabang bigas. Kaya niyang i-hold gamit ang screw. Tinest din ng UP yung pagiging resilient nitong material na ito. At lumabas ay 2,100 pounds ang ultimate load na kaya nito na puwersa. At kaya niyang i-withstand yung bagyo na 250 km per hour na wind. So yung malakas na bugso ng bagyo na 250 kph, kayang-kaya itong Ecosips. Ang kadalasan din na concern natin ay sunog. Umaapoy ba ito? Nasusunog ba itong Ecosips? Tinesting din ito, no? At ang lumabas sa test ay meron siyang fire rating na 120 minutes. Yan. Kaya posible na talagang safe na safe ito sa ating ano, sa sunog, no? Kasi 120 minutes yung average na fire rating niya, no? Yung fire resistance rating niya. Pero ang kailangan niyang temperature para masunog siya ay 1077.91 degree Celsius. So, napakatinding apoy nun, no? Yun dun lang siya masusunog sa ganun kainit na apoy. At 120 minutes. Mataas yun. Kumusta naman yung water absorption niya, no? Kasi kung gagamitin mo siya na outer wall, dapat water, ano siya, meron siyang mas mataas na water absorption property. At tinest din yon ng DOST at lumalabas, no? Sa standard kasi ng DOST, no? Dapat mga 10% yung maximum na water absorption property ng isang material para pwede siyang gamitin pang exterior. At alam nyo ba, hindi umabot doon yung SIPS kasi 7.13 ang kanyang water absorption. So, ibig sabihin, mas mataas pa siya ng 3% doon sa allowable. Kasi 10% yung standard eh. 10% yung kanyang kaya 10% yung kanyang pagsipsip ng tubig. Pero itong Ecosip, 7.13%. Kaya hindi sumisipsip ng tubig. Therefore, pwede siyang gamitin sa exterior walls. At kung tungkol naman sa insulation at saka sa pagiging soundproofed, talagang ano na siya, no? Given na yun, no? Dahil styro, alam natin na very effective ito na insulation material tsaka sound absorption material. Superior ang kanyang soundproofing. STC niya ay 35 up to 46. No, ibig sabihin nun, hindi na maririnig yung malakas na sigaw kapag nandiyan ka sa loob ng structure na gawa sa SIPS. Hindi na rin maririnig yung mga ingay na nandyan sa labas, no? Dahil sound barrier itong Ecosips. No? Kaya maganda. Maganda yung material. No? Pumasa sa maraming mga test. Kumusta yung bahay na yan? Nakita natin. Paano yan sa lindol? No? Kasi iba yung sasabihin natin natin sa laboratory. Okay naman, nakapasa. No? Pero wala siyang poste, wala siyang beam. Eh. Paano siya kapag may lindol? Panoorin natin itong simulation, earthquake simulation na ginawa sa Ecosips.
mula doon sa simulation na yun, no, ng earthquake, nakita natin hindi siya bumagsak, no. Sumayaw lang, eh, no. Hindi nga nalaglag yung kahit na anong pyesa. Anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin, kaya niyang i-hold yung structure niya. Siyempre, gagalaw siya, pero hindi siya babagsak. At kung ganun yung bahay mo, madali siyang i-repair. Magkakaroon ng damage, of course, dahil malakas yung earthquake na ginamit doon, no? Yung intensity na ginamit doon. Siguro mga 8 yun, 8 point something. Kasi malakas, eh, no? Kung ganun yung behavior ng structure mo during an earthquake, pagkatapos ng earthquake, buo pa rin siya, no? Di ba? Madali mong i-repair. At higit sa lahat, walang bumagsak. Walang bumagsak sa'yo at saka sa mga loved ones mo. So, it's safe. Okay, so ngayon, nakita natin kaya ng SIPs, na Ecosips ng Pioneer, na maging two-story na bahay na walang poste, walang beams. Ang totoo, maraming technology ngayon na kayang gawin yan. Hindi lang tayo sanay. Kasi nakasanayan natin kapag magtatayo ng bahay, may footing, may poste, may beams. Tapos yung pader, hollow blocks o kaya konkreto. Tapos yung bubong, yero. Pero itong material na ito, magiging homogeneous yung bahay mo. Pag sinabing homogeneous, iisa lang yung materials na ginamit sa sahig, sa walls, at sa bubong. Kaya dahil homogeneous siya, no, kapag ang isang structure ay homogeneous, eh mas matibay siya kasi isa lang ang material. Kaya kaya niyang maging ganon. So, marami tayong pwedeng explore na building materials sa ngayon, sa modernong panahon na ito. Ini-encourage ko yung mga engineers, yung mga architects na mag-try ng mga bago. Kung kayo naman ay lot owner, project owner, ay pwede nyo ring subukan ito, no? Dahil na-test naman, umasa, no? Kailangan lang natin ng lakas ng loob na subukan siya. At guaranteed, no? Hindi naman kayo magsisisi. Kagaya ng mga binanggit natin na mga advantages kanina. Anong disadvantage nito? Well, ang disadvantage nito kasi bago, no? So, dito sa Pilipinas, gaya ng nabanggit ko kanina, wala pang track record yung ano, yung SIPs. Pero sa ibang bansa, sa US at sa iba pang mga Western countries, more than 60 years na ginagamit itong SIPs. Kaya hopefully, ma-explore natin yan dito sa Pilipinas, magamit natin. At tamang-tama yung ganyang mga material dito sa lugar natin na palaging nililindol, tapos mainit, maingay din yung paligid dito sa atin, kaya tamang-tama itong material na ito. Okay, so again, maraming salamat po sa patuloy na panonood ninyo. Sana next time uli, nood uli kayo. At mag-share ako ng marami pang mga information about architecture, construction, and project management para matuto tayong lahat. Ingat po tayong lahat, mga friends. See you again next time. Ako po si Architect Ed. Maraming salamat. Bye!